umapasok sa inyong pa yung amoy ng steak yung tofu. Ayun na, meron mga buhay na hipon. Ayun guys, tigan nyo. Grabe ang sarap. Ayun guys, tigan nyo bago yung boba. Ayan guys, yung mga street food dito, look. Okay, so dito na muna tayo sa right side kasi ito yung parang sobrang ganda ng mga nakapaligid. Hello guys, I'm back again in another video. And guys, for this video, is andito tayo ngayon sa Kaohsiung, Taiwan. Alam ko namang alam nyo na nandito ako. Pero ngayon guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na night market dito, which is ang Liu He Night Market. And guys, actually, hindi pa ako nakakapagod ng mga vlogs tungkol doon kung anong makikita, kung anong mabibili, kung anong makakain, at kung ano ang bestseller doon. Kaya ngayon, blind visit tong gagawin natin. First time ko makikita, pero ina-expect ko, sana meron doon yung favorite yung kinakain. At ito yun, yung parang cubes-cubes siya ng beef. And guys, bibili ko ng oras na makakita ko. Kasi guys, talagang napakasarap niya nung natikman ko siya sa Simending before. Ay nako, tara, punta natin. Ayun guys, pababa na ako. Alam niyo, the best tong hotel ko kasi sobrang lapit lang dito ng night market na pupunta natin. Like, parang tatlong street lang yung pagitan niya nun. Ayan, excited na ako. Wow, okay. Labas tayo at punta tayo dun sa night market. So ayan guys, from dun sa hotel ko is right side. So tara na, maglakad na tayo. Naaalala ko yung time nung nagpunta ako dito sa Taiwan na ganitong oras din naglalakad ako. Ang lamig ng hangin, pero ngayon guys, ang init. Parang sa Pilipinas lang. Kaya yun guys, if ever na nag-iisip kayo ng date kung kailan kayo pupunta dito, pumunta kayo dito ng mga bandang January, February, or March. Kasi yung mga dates na napakalamig talaga dito na parang winter season. Ayan, naglakad na tayo. So guys, yung sinabi ko sa inyong info kanina, wrong info pala ako. Sabi ko di ba parang 2 or 3 streets yung pagitan? Hindi guys, isang street lang ito na agad o. Oh. Ayan na o, oh, tignan mo. Grabe, ito na agad tayo sa mismong night market area. Ang lapit natin. Tignan niya sa side na to, mayroong mga hilera ng mga kainan at doon din sa side na yon. So hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Okay, so dito na muna tayo sa right side kasi ito yung parang sobrang ganda ng mga nakapaligid. Okay, let's go. Hanapin natin ang ating gustong gusto na rib na mga cube-cube na beef ganun. Ayan guys, yung mga binibenta dito oh. Wow! Tignan niya guys! Ito oh, 60 NTD, pero hindi ko alam kung ano yan. Ayan guys, yung mga street food dito, look. Mayroon mga hipon, may mga squid, 120 NTD yun. Tapos ito ay 150 NTD yung hipon. At ito oh, tignan nyo, katabing-katabi yung stinky tofu. Guys, 70 NTD yung stinky tofu dito. Mas mahal siya kaysa doon sa Taipei na binilan ko. Diyos ko Lord, umapasok na sa inong ko yung amay ng stinky tofu. Ang baho! Ayan guys, so 110 NTD yung ganito. Parang omelette siya ng mga oyster ata, or I don't know kung ano tawag. 120 NTD yan. Cool. Tapos guys, ayan, 150 NTD meat roll. Ayan, 150 NTD yan. Ito, mga itlog ng pugo. Oh my god, ito yung gusto ko. Oh my god, yan guys, gusto mo. Balikan na lang natin mamaya yan. Diyos ko, napaka-init dito sa Kaohsiung guys. Ang init. Nakalimutan kong dalhin yung paborito kong ano eh. Ventilador. Kaya wala akong daladala ngayon ganon. So ayan guys, so tigan nyo. Ganito na may nabibili dito. Ang halaga niya 400 to 100 NTD. Para siyang crispy pata. Ang cool. Dito guys, sa dulong side, ito parang mga laruan na lang eh. Ayoko naman na dyan magpunta. Doon tayo sa pagkain para dinner natin. Ayan guys, ngayon andito sa bilihan ng Taiwan Milk Tea. Bumili tayo nitong large na brown sugar pearl milk tea kasi ito yung usong-uso dito. So tikman natin. Grabe, first time ko kakain ngayon at iinom ng authentic Taiwan milk tea after long period of time. So ayan guys, pinag-iintay ako ni ate. So dalawa pala yung option dito. Yung parang pinaka-boba tapos itong jelly ata ito. Eh hindi ko naiintindihan si ate. Oo lang ako ng oo kanina. So ayun, niluluto doon sa side doon. Yung mismo authentic na boba nila na may halong brown sugar. So hintayin natin. Ayun guys, so tingnan niya bago luto yung boba. Alam niyo ako personally, kapag ka bumibili ko ng mga authentic Taiwan milk tea, dito ako bumibili sa mga local shops o yung mga small businesses. Kasi kapag ka doon ako bibili sa mga parang branded tulad ng Coco, Chatime, parang commercialized na talaga. Pero ito at least nakaka-help ako ng mabuti sa mga small business owners. And authentic talaga yung lasa niya. Ayan guys, ayan yung milk tea ko. Ayan, thank you so much for 60 NTD pa. Tingin ko guys, bumili na tayo ng kinakikrave natin ng mga cubes-cubes na beef. Kasi masarap talaga yun. Ayan guys, so yung maliit 100 NTD, tapos yung pinakamalaki 300. Yung pinakamalaki binili ko kasi guys, natikman ko na yan, masarap talaga yan.
So ayan, 300 baht. Ay, hindi, 300 NTD. Bala. Ayan guys, tignan nyo. Grabe, ang sarap. Ano kaya mga flavor available kay Kuya? Kasi puro mga Chinese eh. Hindi ko maintindihan. So, yan. Ayan guys, 300 NTD yan. Hindi ko alam kung magkano yun sa Philippine Peso. Pero hayaan mo na nga. Ayan guys, medyo madilim dito sa side ng kakainan ko. Pero ayan, tignan nyo. Ang sarap niyan guys. Sobrang chewy, sobrang juicy. And sobrang sarap talaga yan. Tapos mayroon pa silang pa-powder or flavoring. Tapos itong milk tea na authentic dito sa Taiwan. Ayan guys, tikman na natin. Wow, I'm so excited. Oh Lord, ang sarap talaga. Angus beef kasi to guys eh. Pag ever na pumunta kayo dito sa Taiwan, hanapin niyo yung mga ganitong beef cubes. Ang sarap niya legit. Medyo pricey lang sa tingin ko, pero masarap. Mmm, top! Diyos ko Lord, ang sarap talaga. Mmm, sarap. Tignan nyo oh. Isipin nyo ano siya, parang yung flame yung nagluluto sa kanya. Tapos yung loob niya parang medium rare na hindi mo ma-explain, na masarap na yung lasa, makatas, na ma-juicy, na ma-tender. Mmm. Tapos yung lasa pa ng cumin and powder na nilalagay. Diyos ko, in-convert ko sa Philippine Peso. Ngayon ko lang naisipan in-convert. Yung halaga pala niya sa peso, 532 pesos. Oh my God, kaya naman pala talaga masarap talaga to. Kasi ang mahal guys, sa ganitong kaliit na serving. Mmm, love. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag ka meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And mayroon din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. Ngayon naman guys, kumain naman tayo ng stinky tofu. Ayan, 70 NTD yung price niya. Actually, mas malinis to kaysa dun sa nakain ko dun sa Taipei, yung paggawa niya. Wow. Ayan guys, ngayon nakaupo ako sa kanilang parang dine-in area. Kasi every shop kasi kapag ka sa mga night market na ganito, sa bandang likod, kung saan nagbebenta sila, mayroong mga dine-in area. So ito yung sure yung dine-in area dito. And pagka makikita niyo nasa harapan ko tulad niyan, tapos tulad nito, dito sila mga nag-aayos ng mga paghihiwa, dito sila mga nag-uurong, ganun. Pero malinis naman guys, nakikita ko naman. Kaya ngayon, ito, itatry ko na ulit yung stinky tofu. Sarap naman siya guys! Did you ever try nyo to? Masarap, masasarapan nyo, kaya nga lang, mabaho lang talaga, pero masarap. Mmm. And guys, finish. Walang kadaya-daya, naubos ko. Masarap naman kasi talaga siya guys. Hindi ko alam kung ba't pinasasarapan ng iba, pero syempre may kanya-kanya naman tayong preference. Pero ako so far, nasasarapan ko siya, pero nababahuan ko. Mag-iba naman yun. Mabaho talaga siya kung mabaho, kung yun yung usapan. Pero masarap. Ayan guys, dito may bilihan din ng mga salamin, ng mga damit ng aso. Yan, may ice cream din. Ayan yung seafood na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan o, may mga ganyan din. Tinda, actually hindi ko alam kung ano yan, pero may ganyan. Ngayon guys, nagpunta naman tayo dun sa kabilang side para makita natin kung ano yung mga binibenta dun. Yan. Uy, fried rice o. 70 NTD. Wow, may mga sapatos dito. Pero feeling ko hindi siya branded. Ayan, dito sa kabilang side ng Liyue Night Market, medyo tahimik. O, kung makikita nyo, hindi tulad dun sa kabila na medyo magulot maingay. Ayun na, meron mga buhay na hipon. Tapos si ate, ayun, iihaw niya. 500 NTD yung presyo nun. And ayun, may mga nagbebenta din ng mga ganun. Chicken, fries, 100 NTD siya and 50 NTD. Tapos dito naman, meron dito ang strawberry Yakult milk. Ayun, 90 NTD, 80 NTD yung price. Ayan, dito pala sa bandang dulo yung magulo. Pero parang wala naman na guys ditong masarap bilin. Uy, tignan nyo. Meron din dito nung binili ko. Mas mura nga, oh. Pero feeling ko maliit lang yan. 200 NTD dito. Ayan. So yun lang naman guys yung mga makikita nyo dito sa night market. Actually, medyo paulit-ulit nga yung mga ibang tinda. And karihimo yun na makikita nyo dito is puro mga pagkain or mga small stuff tulad ng damit, damit ng aso, o accessories sa cellphone. And ayan, if ever naman na gusto nyo dito, mayroon namang kainan dito sa gitna or yung mga bawat likod ng bawat shop, pwede kayong kumakain kain doon. So ngayon, pumunta na muna ako sa 7-Eleven para meron akong stock sa aking kwarto. So ayan, bumili lang ako ng Pocari Sweat Ion Water. So guys, ito yung dati kong binili dito, yung milk tea na yan, yung color yellow.
And yung 7-Eleven tour sa separate video na lang, hindi ko na muna dito yun isasama. Bayaran na natin to, then after nito bumalik na tayo sa hotel kasi quick tour lang naman to ng Leo Night Market Vlog.